yung mga pinsala na naranasan sa agrikultura, paano po ang balak natin gawin? Nireport na ho namin yan sa Office of the Civil Defense at siguro ibababa na ho yan sa Regional Director ng Department of Agriculture dyan sa Tugigaraw. At siguro gagawa ho kami ng plano kung paano gagawin. Then ipapadala ho namin sa Regional Director kung ano yung gagawin namin programa at plano para ho ay matulungan po kami. Mm-hmm. Paano po nagsusurvive ang mga taga Batanes? Ang alam ko, Batanes, isa ring tourist destination. So sa panahon na may pandemya tapos itong tinamaan pa ng bagyo, paano po tayo nakaka-survive? Alam niyo po, ang turismo ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao dito sa Batanes. Medyo marami po ang na-displaced na workers dito at saka ho yung mga nawala ng hanap po ay kagaya na may mga hotels, may restaurant, may homestays, yung mga gumagawa ng souvenir items. Yun po ang mga nawalan ho ng pati ho yung mangingisda namin, saka yung mga farmers, no? Pero alam niyo po, may mga 1,500 kaming displaced workers at siguro aabot din ang mga 100 po yung nawalan ho ng hanap buhay. Pero alam niyo po, nung nag-declare ng ECQ sa Manila, isa kami siguro sa napaka-agang nagsara ng aming ng turismo. Ano? Ginawa ho namin ay in-employ ho namin ang mga displaced workers. Tapos pinahiram namin ng pera ang mga nawalan ng hanap buhay. At para ho sila makapag-umpisa ng ibang negosyo po. Hindi pa ho lahat namin sila nabibigyan dahil kulang po yung aming pondo. Pero nag-apply po kami dun sa land bank ng 100 million para ho matulungan, mabigyan pa ho namin yung hindi pa namin nabibigyan. Tapos yung mga maliliit na nagtitinda, yung mga tindahan at saka ho yung iba pang apektado, ay binigyan ho namin ng 10,000 para ho ay matuloy-tuloy po yung kanilang livelihood po. Mm. Gab, gaano kalawak po yung pinsala na dinulot nitong bagyo sa inyong lugar? Pacquiao or Sky Funcioni? Ito pong kadaraan lamang na bagyo po. Yung Sky Funcioni po ay malakas po ang hangin dito at saka yung ulan at malaking alon. Pero sa kawan ng Diyos ay wala akong masyadong malaking pinsala ho. Mayroong kaming ilis, may tubig kami at ang malaki lang talaga is dun sa agriculture po. Ayun po ay mga 4.9 estimated ho namin na pinsala no kay po na Shoni po. Ano klaseng mga pananim po ito, ma'am? Ay, mga gulay. Yun po yung marami hong nasira ho dito. Kasi nitong pandemya ay may programa ako na lahat ng household ay kailang magtanim ng gulay o root crops para ho kung sakali ho ay magkaroon ng problema pagkain. Kami po ay mayroon hong makakain ho dito sa Batanes. Yun po yung marami hong nasira dito sa Batanes. At kasi ho, nung pandemya, nung nag-lockdown, namigay kami ng libreng mga seeds. At tinanim ho nila ito at nakita ko ho ay napakinabangan din ho namin yan. Kaya lang, nitong nagkaroon ng typhoon siya, ay talaga ho marami ho nasira, pati ho yung mga saging po, ayun po yung maraming parang banana typhoon po itong dumaan ho sa amin. Mm-hmm. Mensahe na lang siguro, partner, sa national government. Yung balak din nila, partner. Mm. Oo, yung balak din nila. Gusto ko lang malaman kasi kasi marami na mga syudad ang nag-o-open ng turismo sa kanilang mga lugar. Ngayong itong bagyo ay nagdaan na dito sa Batanes. Balak nyo na hubang buksan yan? Buksan nyo na bang turismo para sa mga ibang Pilipino? Alam niyo po, 2 weeks ago, nagkaroon kami ng konsultasyon sa lahat ng
stakeholders at iba't ibang sektor upang pag-usapan kung magbubukas na ba ang aming probinsya sa mga turista. Unanimously po, ang opinion na nila ay huwag muna po. Kaya naman, nirekomenda na aming provincial task force sa Sangguniang Panlalawigan na i